Ang Brazilian Ghost Hunting Team na may-ari ng channel na kakasupranatural ay bumisita sa isang abandonadong school sa Brazil kung saan namatay ang isang batang lalaki nang mahulog ito sa isang balon at sinasabing ang multo ng batang lalaking ito ay kumagala at naglalaro pa rin sa lugar na ito. Come on. Cadê a mistura no corredor, velho? Você tá louco? Cara. Mano. Vocês escutaram? Eu escutei. Olha, cara, tô todo arrepiado, mano. Mano, não sei se não é gente que tá ali, mano. Não pode ser gente essa hora. Forte aqui, cara. Eita. Tem nada. Tem ninguém? Tem nada, mano. Credo, cara. Que estranho, velho. Não, estranho, mano. Esquisito demais, cara. Uhum. Ai, caralho! O que é aquilo, Sandra? Que caralho, mano! Nossa, cara! Entra no fundo, cara! Entra dentro! Cassio! Mano do céu! Tinha uma criança lá, mano! Tinha uma criança! Uma criança, cara! Ai, cara! Olha só, Sandra! Eu vou morrer, Cassio! Você tá maluco? Essa criança, cara! Cara! Tinha uma criança lá! Ela não tá mais lá, mano! A criança não tá mais lá, cara! Nang makarinig ang grupo ng mga tunog sa labas, agad naman silang lumabas para tignan kung ano ito. Pero sa bahaging ito ay nagpakita sa kanila ang mistulang isang batang lalaki na nakatayo at nakatitig lang sa kanila, na bigla na lang ding nawala makalipas ang ilang minuto. Dahil dito ay nagpa siya na silang umalis, pero habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit. Isso é insano, cara. Isso é insano, cara. Você é louco, mano. Se essa criança... Se essa criança aparecer aqui ali na... De novo na frente, cara, eu vou morrer do coração. Livre, mano. Como importa isso, cara, mano. Você tá maluco, cara. Isso é insano, cara. Isso é insano. Isso é insano. Importa. Meu Deus! O que é aquilo? Meu Deus! Muling nagpakita ang batang lalaki na ngayon ay nasa loob na ng kwarto na mistulang nakadungaw sa cabinet na ito. Dito na sila tumakbo paalis ng abandonadong eskwelahan. Patunay nga kaya ang mga nakuha na nila na haunted nga ang school na ito? Ito na nga kaya ang sinasabing batang lalaki na nagmumulto sa eskwelahang ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Si TikTok user Jen Berari ay ginagambala di umano ng isang multo o entity sa ari-arian na kanyang nabili. At sa bagong video na kanyang inilabas, nakarinig siya ng mga tunog sa loob ng kanyang tahanan. The last two nights have been f***ing awful. I'm gonna just update you guys really quickly. I'm in the barn house right now. I'm here alone. I'm hearing shit constantly. Last night I f***ing watched like a bald man walk out of the f***ing pond. I'll show you where it is. It was f***ing insane. That's what I keep hearing. And I'm home alone. Hello? Can you stop? F*** out! Oh my god, that's creepy as shit.
Sa unang clip, maririnig ang mga pagkalampag sa loob ng kanilang tahanan. Yun ay kahit siya lamang ang taong naroon noong mga oras na ito. You're with me, like, whatsoever. Hello. Like, I don't know. And my reflection's creeping me out. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. Sa sumunod na clip, habang nakaharap si Jen sa TV, makikita sa refleksyon nito ang mistulang isang itim na figura na tumungo sa kanyang likuran. Agad naman niyang inikot ang camera, pero wala namang kahit ano na naroon. To show you the pond, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out. I swear to God, what the was that? Jesus, and there's a light on in the goddamn garage. This is so creepy. Sa huling clip, muling may nakuhanan si Jen na mistulang isang tao sa refleksyon sa salamin. Pero nang muli niyang iharap ang camera, wala namang tao na naroon. Haunted nga kaya ang kanilang bagong tahanan? May mga multo nga kaya o entity na nakatira dito kasama nila? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay mula sa clip Hand 2 na ipinadala naman sa atin ni Roslyn Villanueva. Sa video ito, isang lalaki ang pumisita sa isang abandonadong ospital sa Indonesia na pinaniniwala ang haunted at pinamumugaran pa rin ng mga kaluluwa ng nurse at doktor ng ospital. Sa umpisa pa lang, nakuhanan na niya ang paggalaw ng cabinet na ito kung saan nakalagay ang isang litrato ng nurse. At sa bahaging ito naman, makikita ang isang kamay at mukha na mistulang dumatungo sa kanya. Sa pagpapatuloy ay nakuha na naman niya ang pagdaan ng isang lalaki na may puting kasuotan na naglakad papunta sa isang kwarto na agad din naman niyang pinuntahan, pero wala namang lalaki na naroon.
At bago matapos ang bidyong ito, nakuha na naman niya ang mistulang isang nurse at doktor sa isa pang kwarto. Pero nang muli itong matapatan ng kamera, ay wala na ang mga ito. Totoo nga kaya mga bidyong ito na mula sa Indonesia? Haunted nga kaya ang ospital na ito? Ito na nga kaya ang sinasabing mga multo ng doktor at nurse na gumagala pa rin sa lugar na ito? Kayo nang bahalang umusga. Ang susunod na video ay kuha mula sa isang bahay sa India kung saan ay may nakuha ng demonong kakaiba ang mga batang nasa likod ng bidyong ito. Sa una nakarinig ang mga bata ng tunog sa labas. Pero nang lumabas ang kumukuha ng video, nagulat siya nang makita niyang wala namang pwedeng gumawa ng tunog na yon. At sa pagbalik niya sa loob ng kwarto, nakita nila mistulang isang maliit na tao na tumatalon. Totoo nga kaya ang bidyong ito na mula sa India? Ito nga kaya ang pinanggagalingan ng tunog na naririnig nila? Isa nga kaya itong multo? Kung hindi naman ito multo, ano sa tingin nyo ang bagay nito? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Tristan Ignacio. At sa bidyong ito na mula sa Japan, merong magkaibigan na nasa loob ng isang banyo na naisipang gumawa ng isang random video. Nakarinig ang magkaibigan ng mga tunog na nagmumula sa isang cubicle at natrepa nila nakatukin ito pero wala namang nag-react sa kanilang ginawa. Kaya naisipan nila itong silipin at dito ay napagalaman nila na wala namang palang tao na nasa loob.
足を踏み出し、これ、いない、いない、ねえ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 、
Sa pagpapatuloy ay nakita ng magkaibigan ang mga nakakapangilabot na mukha na nakatitik sa kanila mula sa bintana. Pero nang muli nila itong kunan ay wala na ang mga ito. Pero bago matapos ang bidyong ito, nakarinig sila ng malalakas na tunog na nagpatakbo sa kanila palayo sa lugar. Totoo nga kaya ang mga nakuhanan sa bidyong ito? Mga multo nga kaya ang nakuhanan nila? Napagtripan kaya silang takutin na mga ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Sa nakaraan nating episode, itinampo ko ang kwento ng isang TikTok user na nakukuha di umano ng mga ebidensya tungkol sa mga sirena. At nitong nakaraan, maraming nagtag sa akin sa bidyong ito ng TikTok user John James Ogilon na may nakuha ng di umanong sirena sa isang dagat sa Batangas. Makikita sa unang litrato ang puntot ng isang sirena na may kulay na sulat puti na ayon sa ilang mga comments ay puntot lamang ng isang malaking isda. Pero nakapagtataka kung bakit ganito ang posisyon ng puntot na ito na imbis na nakatagilid ay nakatihaya. Sa ikalawang litrato naman, makikita ang buhok at mukha ng isang babae na tiyong mo na isang sirena. Pero katulad lang ng dati, nasa inyo kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang ikalawa nating bonus clip ay update naman sa kwento ni TikTok user Diego Spikers na kinagambala tiyong mo ng imaginary friend ng kanyang anak na babae. Ayer en la noche, el río se hace agua y hoy en la mañana, no sé, apareció así como, yo no sé si se alcanza a ver, como con gusanos, como, ¿qué es esa mierda? Sa unang video, makikita sa baso ng tubig ang mukha ng isang batang babae, pero makikita naman na wala namang kahit ano na nasa lamesa. Nang sinubukan ni Diego na buksan ang isang cabinet, nakita niya ang pagsilip ng isang batang babae, pero nang muli niya itong buksan ay wala na ito. Amy! Amy! Sa sumunod na video, narinig niya na tumatawa ang batang babae at nakita niya si Amy na hinihila papunta sa ilalim ng kama. Pero nang silipin niya ito, wala na si Amy. At heto na naman tayo sa bahagi ng ating video na nakakagulat at nakakapangilabot. Kaya naman kung kayo ay may sakit sa puso o masyado kayong magugulatin, inire-recommend ako na i-skip nyo na lang ang video ito. Ang kwento ay tungkol sa isang lalaki na nawawala ang asawa.
no sign of her. Or any of her belongings. We're gonna drag the river and, we'll be in touch. If we hear anything, we'll let you know. You should get some sleep. Nakita ng lalaki ang kanyang asawa na nakaupo sa lamesa. Pero nang magpatay si Ndeya ang mga ilaw, ay nawala ito. Tumakbo siya at muli niya itong nakita sa labas ng kanilang tahanan. Agad niyang sinara ang bintana at inilak ang pinto. Kumuha siya ng kutsilyo at muling nagpakita sa kanya sa may hagdanan ng kanyang asawa. Nang sinubukan niyang lumabas ay muli itong nagpakita sa tapat ng kanilang pintuan. At dahil wala na siyang ibang mapuntaan, bumaba siya sa kanilang basement. Matapos niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ay sinubukan niyang pumanik. Pero sa pintuan ay narinig niya ang boses ng kanyang asawa. Matapos nito ay namatay ang mga ilaw at sinubukan niyang kumuha ng flashlight. Subukan niyang buksan ang breaker ng bahay. Nakita niyang muli ang kanyang asawa at agad siyang pumanik sa itaas. Pero dito ay muli itong nagpakita at tumatake sa kanya. Nasa tingin ko ang dahilan ay siya ang pumatay dito.
Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng short film na ito at ang iba pa nilang mga videos, bisitahin at mag-subscribe na rin kayo sa kanilang YouTube channel na Alpaca Plus. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano, paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!